fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Panahanan ng mga sinaunang Filipino. Malaki ang impluwensya ng heograpiya sa pagpili ng panirahan ng mga sinaunang Filipino. May mga nagtayo ng tirahan malapit sa mga baybayin at sa tabing ilog. Ito ay upang mapalapit sila sa kanilang mapagkukunan ng yamang tubig. Bukod pa rito, higit na mabilis din silang nakapaglalakbay sa tubig gamit ang bangka kaysa sa bako-bakong daan. May mga sinaunang Filipino ring nanirahan sa kabundukan. Ito ay upang makapagkaingin sila sa mga kagubatan nito. Ang pagkakaingin ay ang pagputol at pagsunog ng mga puno at damo upang gawing pataba sa lupa. Isinasagawa ito upang magkaroon ng bakanteng lupang maaaring mapagtaniman. Malimit lumipat ng tirahan ang mga taong ito upang maghanap ng mapunong lugar na kanilang mapagtatamnan. Estruktura at estilo ng mga tirahan. Iba-iba ang uri ng tirahan ng mga sinaunang Filipino. May mga nanirahan sa yungib at mababatong gilid ng bundok. Patunay rito ang Angono Rock Shelter sa hangganan ng Angono at Binangonan sa Rizal. Ito ay may lawak na 63 metro, lalim na 8 metro, at taas na umaabot sa 5 metro. Pinanirahan din ng mga unang Filipino ang mga yungib ng kalaw sa Peña Blanca, Cagayan, Bato sa Sorsogon, at Duyong at Tabon sa Palawan. Nang matutuhan nilang magsaka, ay nagsimula silang manirahan ng pangmatagalan sa isang lugar at bumuo ng mga pamayanan. Ang estruktura ng tahanan ng mga sinaunang Filipino ay naaayon sa topografiya ng kanilang lugar at sa industriya o ikinabubuhay dito. Maliliit lamang ang itinatag na pamayanan ng mga sinaunang Filipino. Binuo ito ng may 50 katao. Nang ito ay lumawak at lumaki, binuo na ito ng mahigit sa 2,000 katao. Kalimitang nakahanay ng pabilog o pahalang ang mga tirahan sa isang pamayanan sa pampang ng ilog o baybaying dagat. Ang mga tahanan sa kabundukan naman ay kalimitang magkakalayo. Iba't ibang uri ng sinaunang tahanan sa Pilipinas. Ang bahay kubo ay ang katutubong tirahan ng mga Filipino. Yari ito sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Ugis parisukat ito na may isa o dalawang silid. Mayroon din itong mga haligi na may taas na 3 hanggang 4 na metro mula sa lupa at hagdang maaaring tanggalin, iakyat at itago. Ang bubong nito ay gawa sa dahon ng nipa o kugon. Gawa naman sa pawid at kawayan ang dingding nito. Naaangkop din ang bahay kubo sa tropical na klima ng Pilipinas. Naging mainam ang tirahang ito upang mapangalagaan ang mag-anak mula sa mainit na panahon habang pinapanatiling presko ang loob nito. Isang baryasyon ng bahay kubo ay ang tahanan ng mga badyaw at tiboli sa Mindanao na may tiyakad o stilt na mahigit 6 na talampakan ang taas mula sa lupa. Tinatawag namang fayu o fale ang tahanan ng mga katutubong naninirahan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Cordillera. Ito ay may isang malawak na silid lamang kung saan isinasagawa ang lahat ng mga gawaing bahay at pagsasalo-salo ng pamilya.
Ang mga haligi at kisame nito ay nakahilig at mistulang hugis globo ang loob nito. Kaiba sa bahay kubo, ang bubong ng pale ay higit na malaki at mataas at halos kalahati ng buong taas ng bahay. Ito ay hugis pyramid at yari sa makapal na patong ng kugon kung kaya't madilim ang loob nito. Sa kabila nito, mainam itong proteksyon sa matinding sikat ng araw at malakas na pag-ulan sa rehiyon. Kapansin-pansin naman sa tahanang Torogan sa Mindanao ang impluwensya ng Islam sa arkitektura ng rehiyon. Ito ay hindi pangkaraniwang tahanan sa sultanato, bagkus ay para sa datu. Marangya ang Torogan. Malawak ang sahig at malaki ang buong estruktura, isang paraan ng pagpapakita na ang may-ari ng bahay ay isang makapangyarihang pamilya. Ang mga bintana nito ay may tiyakad at may disenyong okir o geometric at mabulaklak na disenyong pinatanyag ng mga Maranao. Hindi rin makukumpleto ang estruktura ng Torogan kung wala ang maalamat na ibon ng mga Maranao, ang sari manok. Ang tradisyonal na tirahan ng mga Badyaw ay makikita sa Mindanao, partikular sa mga baybayan ng Sulusi at Celebes Sea. Ang karaniwang tirahan nila ay may mga tiyakad na nakaangat sa katubigan sa baybayang dagat. Ang mga tiyakad na ito ay maingat na ipinupesto sa pagitan ng mga coastal rock at coral upang maiwasan ang pagkasira nito. Dulot ng lokasyon nito, kaiba ang tahanang nabuo sa Batanes. Binubuo ito ng dalawang silid, ang rako kung saan matatagpuan ang sala at tulugan, at ang kusina. Ito ay walang tiyakad at nakatayo sa mismong lupa. Ito ay upang matiyak ang katatagan nito laban sa malakas na pag-ihip ng hangin sa lalawigan. Ang bahay na ito ay yari sa lime at bato. Matatagpuan ang pinto at bintana ng bahay na ito sa direksyon kung saan hindi pinakamalakas na umiihip ang hangin. Pag-aralan natin muli. Tupuyin kung anong uri ng sinaunang tahanan ang mga sumusunod. Binubuo ito ng dalawang silid, ang rako kung saan matatagpuan ang sala at tulugan, at ang kusina. Tahanan ng mga taga-Batanes. Ang tirahang ito ay may tiyakad na nakaangat sa katubigan sa baybayang dagat. Tradisyonal na tirahan ng mga Badyaw. Ito ay hindi pangkaraniwang tahanan ng sultanato, bagkus ay para sa datu. Torogan. Ang tahanan ng mga katutubong naninirahan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Cordillera. Payo o Pale. Ang katutubong tirahan ng mga Filipino. Bahay Kubo. Ito ay walang tiyakad at nakatayo sa mismong lupa upang matiyak ang katatagan nito laban sa malakas na pag-ihip ng hangin. Tahanan ng mga taga-Batanes. Ito ay makikita sa Mindanao, partikular sa mga baybayan ng Sulusi at Celebes Sea.
tradisyonal na tirahan ng mga badyaw. Mayroon itong mga haligi na may taas na 3 hanggang 4 na metro mula sa lupa at hagdang maaaring tanggalin, iakyat at itago. Bahay kubo. Ito ay may isang malawak na silid lamang kung saan isinasagawa ang lahat ng mga gawaing bahay at pagsasalo-salo ng pamilya. Payo o pale. Hugis parisukat ito na may 1 o 2 silid. Bahay kubo. Malawak ang sahig at malaki ang buong estruktura, isang paraan ng pagpapakita na ang may-ari ng bahay ay isang makapangyarihang pamilya. Torogan. Ang bubong nito ay gawa sa dahon ng nipa o kugon, at ang dingding nito ay gawa naman sa pawid at kawayan. Bahay kubo. Ang bubong nito ay hugis piramid at yari sa makapal na patong ng kugon kung kaya't madilim ang loob nito. Payo o fale. Ang mga bintana nito ay may tiyakad at may disenyong okir o geometric at mabulaklak ng disenyong pinatanyag ng mga maranaw. Torogan. Ang bahay na ito ay yari sa lime at pato. Tahanan ng mga taga Batanes. Ang tahanang ito ay may sari manok. Torogan. Matatagpuan ang pinto at bintana nito sa direksyon kung saan hindi pinakamalakas na umiihip ang hangin. Tahanan ng mga taga Batanes. Thanks for watching!